Dito po sa lugar namin sa Mindoro, mayroon pong lugar ng aking tiyahin na laundry. Dahil po ako nga po bata pala, ang pinagbubukid na. Ako po yung tumiting na maghanap ng ibang trabaho. Dito po sa tiyahin ako po nag-apply ng paglulundry. Na doon po sa paglulundry ko na yun, eh, mura lang din naman po ang pasakot ng aking tiyahin. Dahil ang kagustuhan ko lang po, mahal ba ng aking trabaho. Dahil po, bata pa nga lang po ako nagbubukid na. Gusto ko po magtrabaho ng iba naman. Ang pasakot ko ng tiyahin po, eh, hindi po sapat dun sa akin sinasakot dati. Pero ako po'y nagbaka sa kanila dahil nga po, eh, ako'y sawa na sa gawain mo. Yung mga 3 years na po ako dito sa laundry, meron pong magandang opportunity na dumating. Ito na pong IFERN. Sabi po nung aking tiyahin, ako daw po'y makinig dun sa kanyang i-present na IFERN. Kaya ang sabi ko naman po, eh, wala po akong kalandihan. Alam niyo naman pong hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Parang grade 4 lang po natapos ko. Eh, hindi ko po kaya pumasa sa ganyang negosyo. Pati ano po, kasi pati wala po naman po akong ipupuhunan dito. Sabi kasi, sabi naman po ng tiyahin ko, eh, kasi po, nung ako po'y nag-laundry sa Puerto Galera, ako po'y nagpa-ipon. Pero po akong tibyo. Sabi naman po ng tiyahin ko, ang gawin ko daw pong pampuhunan, yun daw po'y tibyo kong ipon-ipon. Dahil sabi ko po sa tiyahin ko, okay, tulungan makaipon at ipapagpagwa ko ng bahay. Sabi naman po ng aking tiyahin, pag daw po'y sinali ko ng IFERN, yun daw po, malaki daw pong bahay ang may papagawa ko. Kaya naman po, yeah, okay, hindi ko nagpa... Ako po'y nag-decision din agad na isali ko ako, kumbaga ako'y nagbakasakal. Ako kasi may pangarap. Dahil na sa sobrang bata ko pa, eh, sawa na ako sa bukid dahil sabi ko, sarili ko, gusto kami, ako matupad ko yung mga pangarap ko, mapagawa ko yung bahay, mga magulang, at makaahon sa kahirapan. Ako nga nag-decision na mag-join sa IFERN, nung ang kinuha ko, oh, agad ko yung 3 account. Meron nga akong ipon-ipon akong tibyo, sabi ko ng tiyahin ko, buklatin daw po namin. Eh, sabi ko, yes, inong binuklat po namin, ang laman ho, 19,000. Kagad-agad kong i-denoin mo sa IFERN niya. Sabi nga ako dito, sa bills na ito, ang una daw po natin lalapitan yung family. Agad naman pong nagpakausap agad po ng aking pamilya. Yun nga rin nga lang po, nung pumunta po kami doon sa lugar namin sa Nauhan po, ipinresent po namin yung IFERN. Sila po kagad-agad na hindi po naniwala sa akin. Dahil nga po na-realize ko po kasi na grade 2 lang ang tinap, kaya hindi agad sila naniwala sa akin. Sabi po nila sa akin na sayang lang doon po yung pera na itinan ko sa IFERN. Kaya po ako talaga po nanghina. Ilang araw lang po ako dito sa IFERN, ako po'y nangangayaw na. Nang uwi po namin ang Puerto, sabi ko po doon sa aking apply na si apply nulin ni Italiado, yun po yung grand apply ko. Sabi ko po isaulin nyo na sa akin yung pinuhunan ko at ayaw po na sa ganyang business na yan. Ay umimit naman po yung aking isang apply na si Precious and Saludo. Sabi po niya sa akin, eh, Kuya Michael, pag ikaw hindi mo nabawi sa loob ng isang taon yung iyong ipinuhunan, eh, ibabalik namin ikaw sa iyo ng buo. Kaya agad-agad naman ako yung nag-decision na kaya ako naman agad ako nag-decision na tumuloy lang sa IFERN. Kasi po, iniisip ko, balik-bukid din naman ako nito. Iharap loob lang po ng mata ang walang puti. Sobrang hirap po ng gawain bukid. Yung ako po yung nag-decision niya na magpatuloy lang sa IFERN, yun ang maganda. Nung ako'y nagpatuloy, wala pa akong dalawang buwan. Ako po'y nag-inkas na agad dito po. Nag-inkas na po agad ako sa Metro Bank ng 47,000. Ang di ko rin malilimutan dito dahil po dito sa IFERN, yun pong inkas, ipaprep niyo po ng banko. Ang di ko rin malilimutan dito nung pasok ko ng IFERN, binigay ko na sa teller yung papel, yung cheque, eh, parang kung ako'y tringnan ng masama ng teller. Kumbaga po, hindi po sila makapaniwala na ako'y nag-check in. Dahil ako nga ako sa lubog, ako nga ako hindi nakatapos ang pag-aaral. Kaya ako nakapag-check in. Kaya pasalamat po sa iyo. Kaya po yung pati ko yung mga dati po, pag po nung ako po'y nagbubukit pa, iniintay ko pa po ang mga testahan dito sa aming lugar. Dahil iniintay ko po makabili ng 100 pesos dalawang damit na po. Yun po yung naranasan ko dati. Pero ngayon po, nung ako nag-IFERN, nakapasok ko na po yung mga mamahalin pong pamilihan po ng damit. Hindi ko na po tinitingnan ang mga presyo na.
pati yung dun sa nung dun sa aming lugar, nung ako nag-IFERN ako po yung laking taka din sa mga barkada. Dahil medyo po ako nilalayuan na. Kumagap sinasabi ang pinokray na po ako nila na, ah, mayamang ka na diyan. Laki nakita mo, may kutsi ka na ba diyan? Ganun po. Pero nung ako hindi pa ako nag-IFERN, lagi pong nalayo sila sa akin. Kumbaga po parang takot na po sila lumapit sa akin. Kasi po, pati po, malayo pa lang, naka-IFERN na sila. Kinokray po ako nila. Ang naranasan ko pati dito, yung pagpunta ko po na Manila. Napupunta ako na po yung PICC. Marami na pong lugar sa Manila na napunta ko ng dahil po sa IFERN. Laki na pong pagbabaki. Pati po yung mga pangyasalita, inabago na po. Kung dati po, eh, kung ano po yung mga ikinipinto ko. Ngayon po yung business na po yung ikinipinto ko sa kanila. Ako po ay nagpapasalamat sa aking grand upline, Lilita Heliado, Precious Angeliado. Matigit po sa aking grand upline, upline din si Masongsong Reyes. At lalo po sa aming President and CEO, si Septo Manit and Madam Kimi. Maraming salamat po. IFERN graduate na ako sa diskriminasyon. Here's one of the major goals to go for, financial independence. Every American's right, privilege, to become financially independent. Here's my definition of financial independence. The ability to live from the income of your personally invested resources. The ability to live from the income of your personally invested resources. That's the simple definition. You could live from the personally invested resources. Here's one of the advantages of financial independence. Now you can work, or you can certainly choose the work to do. Choose the work to do. Now you can work by choice, not by necessity. Work by choice, not by necessity. At first, of course, we have to work for necessity. But if you can finally reach the point where you can work for joy, joy, not for necessity, for joy, for joy, 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 joy,
That happened for me all those years ago. My father kept talking about financial independence, debt free, financial independence, debt free. No one having a claim on your assets. Finally being able to live from the income of your invested resources. I remember the joyful day when that finally arrived. Financial independence, debt free, where you can work for joy. Not for necessity, for joy. So what I've done now, most of my life, I've had the unique privilege of working for joy, not for necessity. Working for joy, not for necessity. Not that the joy doesn't bring you more income. Not that working for joy doesn't make you another fortune. It certainly has for me. Another fortune and another fortune and another fortune. Not because I had to, but because I wanted to. I work now for joy and not for necessity. Working for joy, not for necessity. Financial independence, debt free. No one having a claim on your assets. Finally being able to live from the income of your invested resources. Debt free. I remember the joyful day when that finally arrived. Financial independence. Being able to live from the income of your invested resources, debt free, where you can work for joy, not for necessity. Number one is you've got to stay teachable and coachable. A lot of people start teachable and coachable. Here's what's so crazy to me. Have y'all ever seen anybody when they hit platinum 1000, they stop becoming teachable and coachable? I'm like, you want to start running your own play at 1000 a month? Oh, now you know everything. 2 weeks ago, you didn't know nothing. Now you're platinum 1000, you know everything. What I want you guys to notice, there's people that came up here before me that's making 25, 50,000 a month, 100,000 a month, and guess what? They're still teachable and what? Coachable. You have to stay that, okay? Number two, you've got to be willing to change, okay? A lot of people aren't really willing to change. They're willing to start, they're not willing to change. You've got to be willing to do that. Some people, how many people change some things in their life to be here this weekend? Right? So that's really important, okay? The next one is you've got to run an ethical business. Everybody say ethical. See, if you build an ethical business, you don't have to worry about the ebbs and flows that come with building an unethical business. If you build it right. Now, it may take you a little bit longer. It may take you some time, but you build it right, then you don't have to build it yet. I do want to throw out something on this because I have some people coming to me, Justin, I got to do it all over again. I got to build it again. Guys, here's what I want to say something to you. First of all, you're always building. If you got to start building, that's where you messed up because you should have never what? Stopped. There's some people, they hit Chairman 10 and they celebrate for a week. I'm like, you better make sure that thing is closed out. Monday at midnight. Y'all, so, okay, y'all will find out when y'all get chairman. Yeah, just remember, I write that down and say, just make sure it's closed out Monday at midnight, 12 a.m. Eastern Standard Time, okay? Because trust me, you don't want to just hit it. You want to keep it, okay? And so the next thing is, and this will be my last point, is I want y'all to really understand the power of recognition. There's a lot of people that have never celebrated in their life. And what we do is we create an environment where people can be celebrated. There's a lot of people that had breakout sessions last night and their team celebrated them. We had a breakout session in our organization and we celebrated people. Why? Because recognition is important. That's why in sports, you have something called a home field advantage. Do you know why? Because the home field advantage, they're cheering for you even when you're not scoring points. You've got to make your organization a place where even if somebody's not winning, even if nobody's showing up, everybody's still doing what? Cheering.
Go ahead po. Yan, ay, fantastic morning! Hi, fantastic morning po! Hi, fantastic morning! Hi, fantastic morning! Fantastic morning! Morning! Grabe, no? Fantastic morning! Kasi kami sa unit, no, ng ating Supremo. Madadating lang namin. Grabe! Grabe! Grabe, grabe! May view pa. Ang ganda na nga ng view. May view pa sa likod. O, diba? Ang sarap. Ganda, oh. Ayan. So, kumusta po ang lahat? Ayan, ay fantastic morning sa ating grabe 113 participants and counting. Ayan. So, invite pa natin lahat ng ating mga downline, no, guest, member, lahat ng kakilala. Ayan, para ayan. Excited ba kayo for today's KSP session? Yes. Ayan, oh, grabe, no, yung ating special guest, no, for today. Dati napapanood ko lang talaga, no, sa mga introduction ng mga RBA, pero ngayon, no, makakasama natin siya live sa ating KSP. Ayan, hello sa ating Supremo. Ayan, 'di ba? Sarap dito sa taas ng wakwak. Ayan, preskong presko. Again, no, I fantastic morning. Ayan, so magpapakilala na lang po muna ako, no, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ayan, sa ating 126 participants. Ayan. My name po is Carly Cadiz. And currently team builder. Ayan, pa FM, pa field manager. Soon to be field manager na rin po tayo. Ayan. And I'm doing IFERN po. 1 year, around 1 year and 4 months pa lang. Ayan. So, malinaw po ba? Kasi masyadong mahangin. Naririnig ba? Ayan. Okay. Sige po. So, again, no, I'm Carly Cadiz. Ayan. And I'm an IT by profession. So, I've been employed for almost 12 years as an IT. Ayan. And syempre po, no, karamihan ng employees, kung meron ditong mga employed pa rin hanggang ngayon, no, nangarap or naisip din natin, no, na magkaroon ng sariling business, no, habang nagtatrabaho, no. Siguro yung iba ayaw ng maging employed ng matagal, no, gustong sumubok ng mga negosyo. Ayan, so ako po, ganyan din po ako nung nagtatrabaho. So, nag-decide po kami ng husband ko na magtayo ng mga traditional na business. Ayan. And ilan po, no, sa mga business na pinayo namin, pinasok namin, una po is sa travel agency. Ayan, so 8 years na rin po yung travel agency namin. Ayan, tapos venture din kami sa food park. Ayan, kung may mga mahilig sa churros, ayan yung dessert. Oh, ayan, food park kami, dalawang branch. And right before mag-lockdown po last year, nag-franchise naman po ako ng nail spa, no, sa May Quezon City. Ayan, so grabe, di ba? Ang dami ko pong pinasok na negosyo. Ayan, pero good news, no, lahat po 'yon ay nalugi, okay? And lalo na po nung nag-lockdown, no, talaga naman pong sarado lahat ng business namin and hindi ako employed. So wala po talagang napagkuhanan ng pambayad, no, ng mga bills. No, buti na lang at nakilala namin si IFERN bago nag-lockdown. Ayan. So talagang very blessed po, no, with IFERN. Kasi with IFERN, no, na-sustain po yung
yung aming mga pambayad ng bills, no, kahit walang negosyo tsaka hindi employed, no. Tapos isa rin nga po pala ako negative, no, sa ganitong klaseng business, no, sa networking, no. And buti na lang si husband po ay ang nakakita sa IFERN, no, kaya naman talagang thankful kami with this business, no. And yun nga, so actually hindi naman po ako sharer. Ako po ay magpapakilala lang din, no, sa mga tao na pwedeng ma-inspire po tayo ngayong afternoon na to, no, sa mga kwento nila. Okay, kung paano ba sila nagsimula sa IFERN, ayan, bakit nila ginagawa si IFERN, at ano ba, no, yung dahilan, no, talaga kung bakit nag-strive sila, no, na gawin ang business na to. Ayan. So, ready na po ba tayo sa ating mga sharer? Ready na ba tayong ma-inspire for today? Ayan. 154 participants. Ayan. So, sige po. Mag-start na po tayo. Ayan. Tignan lang natin kung ready na ang ating mga sharer. Ayan. Ayan. So, for our first, ayan, first sharer po. Ayan. So, dati po siyang OFW, no, sa Abu Dhabi. Okay? Bago lang din sa IFERN. Ayan. And kumikita na rin, no, kahit na bago pa lang siya with IFERN. And as an OFW, no, talagang nakita niya yung kagandahan nitong negosyo na ito. Kaya naman, pinagsisipagan niya talaga, no, na gawin si IFERN ngayon. And hindi ko na rin patatagal, eh, no, siya na rin po yung pagkwentuhin natin, no, kung ano ba talaga yung, kung sino siya, no, before nag-start sa IFERN. Ayan, so let me call on, ayan, upline, Andy Salubre. Hello, IFERN-tastic morning sa lahat. IFERN-tastic morning, uplines. Yan, IFERN-tastic morning. IFERN-tastic morning. IFERN-tastic morning. IFERN-tastic morning. Up Andy from Dubai. IFERN-tastic morning. Dubai pala. Yes. Dubai, may hello, mga Dubai. Ayan. So, all the way from Dubai, no? Grabe ang ating business. So, yes. Upline Andy. Ayan. Yes, upline Carly. Ayan. So, sa ating 163 participants, pwede mo bang i-share, upline Andy, kung sino ka ba or ano ba ang background mo before ka nag-join sa IFERN? Sige. Hi, I am Andy and I'm a commerce graduate, major in accountancy, my management accounting sa Ateneo de Davao University, and I'm a graduate of Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship, Batch 79 sa Abu Dhabi. And I'm a father of two kids and of course a husband of only one. And I was a former bank employee po from UCPB sa Pinas for 5 years. And I'm a branch operations officer po ng banko po dito sa Abu Dhabi way back from 2007 until 2019 po. And ayun po, nang dahil po dumating yung time na nag-merge po yung mga banks, nangyari po ay marami po ang na-terminate. So binigyan kami ng offer na mas lower po sa aming salary sa previous na offer. So I turned it down. Ayan. Kasi may feeling po akong it was just a formality sake. So it means ang empleyado po ay wala pong forever po sa talaga sa empleyado. Ayan, wala pong seguridad. Kaya we need to find other sources of income. Ayan, mamaya at sasabihin ko po kung bakit po ako nasali dito sa IFERN. So, meron din po akong isang trading business dito, traditional trading business.
Nag-i-import po ako ng mga tea light candles from China. And sa nangyari ngayon, ay nagpakilala po si COVID at ayun, naglalaylo po tayo at kasama ko po ang pamilya ko dito sa bahay. Inisip ko po ang ating health more than anything else kasi family po. So in short, nag-stop po ako at naging investor lang po ako. Ayan. At ngayon, naging OFW pa rin naman ako. Kaso nga lang, online fatherhood worker na po. And isa din po akong real estate investor. Kasama po yung sila Upline Gladys, Upline Richard, and Upline Glenn. Ayan, magkakasama po kami yan ever since. Nag-business plans po. Yun lang po, Up Carly. Ayan, no, grabe, no. Isa na siya ngayon. Ang ganda na sinabi ni Upline, no. Online father worker. No? OFW, pero online na lang. No, talagang, oh, no, grabe yung mga tinamaan kasi talaga nung pandemic, no. Tama yung sinabi ni Upline, no. Yung hindi talaga sigurado, especially ngayon, no. Kung hanggang kailan tayo merong trabaho. No, kaya naman tama, no, na naghanap tayo ng ibang source of income. So Upline Andy, paano ka naman na-invite nila, nabanggit mo nila Upline Gladys, no, paano ka nila in-invite kay IFERN? Ayan. Actually nanahimik lang po ako dito sa bahay at masyadong busy nga sa mga bata at nag-enjoy lang sa YouTube vlogging. Ayan, kasama mga bata, nagba-vlogging. At biglang nag-message itong si Upline Gladys. Ayan, nangungumusta lang sa una. May papakita daw na business. Eh ako pa naman, pag business ang pinag-uusapan, masyado akong risk taker. Kung sa risk lang, nako, sobrang risk taker po ako. Jump. At ayun, may kutob na akong networking na yun. Ayan. At numero uno po naman akong negatron sa about networking kasi dati po sumasama-sama na rin ako sa mga networking but laging nagpa-power up lang ako, lagi lang ako nag-clap ng hands. Ayan, power, but it's not my thing. Ayan, alam niyo yun, parang hindi ako yun. Ayan, syempre, yeah. Kaibigan ko sila Up Gladys, pinagbigyan ko na. Yun, nakita ko ang marketing plan, maganda at simple lang gawin. Ayun. Ayun, nagpa-join din ako. Oh, tama eh, no? Ka-member pala kita apply, no? Dati yes. Ka member ng Negatron. No? So mga negative sa networking, no? Ayaw ko kasi 'yan. Ako, parang mga allergic, no, sa networking, yes. No? So pero buti na lang nagbago ang ihip ng hangin. Correct. No? Ngayon positive na. So, Upline Andy, ayan, paano ka naman, pwede bang i-share kung paano ka nag-join, ano ba, alam ko marami kang nabanggit mo, ano, may mga business ka din, no? So, ginawa mo ba, ay cash mo bang nag-member kay IFERN o credit card or paano ba? Ayan, actually, yung credit card ko medyo puno na. May konting sobra pa, sabi ko, why not? Gamitin ko na lang to. Dire-diretso na. Credit card ang ginamit ko. Ayun, mabilisan po. Mabilisan pong nangyari yon. Sabi ko, hindi na, wag na akong magpatumpik-tumpik pa. Nagustuhan ko na yung marketing plan. Eh, thank God, meron po akong supportive wife. Although networking ay hindi para sa kanya. Ayaw niya yung networking. But I'm so grateful na number one supporter ko po yung asawa ko. Lahat ng mga gusto kong gawin, todo support lang po siya. Sige, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Ito ngayon, sinabi ko sa kanya, I guarantee you for our future and success dito sa IFERN. Grabe, no, napakaswerte ni Upline na supportive, no, yung partner kasi bihira. Madalas ngayon dito, no, pagpapaalam pa sa partner, 'di ba? Tapos parang ako, actually hindi ko sinuportahan, no, si Husky Marky, no, si Upline Marky, no, nag-join siya.
Actually, nung una, sabi pa ni Mrs., parang ayaw niya una. Sabi ko, yun, i-guarantee ko sa'yo ang sa future natin dito. Kaya, sige, okay. Wala nang nagawa si Mrs. Wala nang nagawa. Guaranteed naman eh. Ayan, so sabi mo kanina apply, no? Na-convince ka kasi sa marketing plan. Tama ba? Nang nakita mo yung marketing plan. May iba pa bang reason kung bakit ngayon convince ka na talaga na gawin si IFERN? Ayun. As an ALSA graduate, ayan, so yung leadership and social entrepreneurship, nakita ko kasi yung IFERN, isa siyang social enterprise company, which yung napanalunan po ni Sir Tumanitan. Okay? Doon po, yun po nag-umpisa, sabi ko, why not try this one? Because it's a people helping people. It's a big social impact po sa ibang tao. So it means hindi lang po ang tinitignan ni Tumanitan, Sir Tumanitan, yung sarili niya, kundi gusto niyang i-impart sa ibang Filipino, lalo na sa mga OFWs na maging entrepreneurs. Okay? Kasi po talaga ang pag-empleyado at pag tatrabaho sa labas, talaga babalik at babalik tayo sa Pinas. Okay? So anong gagawin natin sa Pinas? Mag-empleyado pa rin ba or hindi? Ayun. Kaya doon ako na para na in love sa IFERN. It's a social enterprise company. And of course sa product niya. Kasi po ang IFERN, I used to be a user of Fernsea. Yun po, at maganda naman ang effect sa akin. So ayun, tinry ko po ang ating mga products. Maganda naman po, at yun po ang products na minimaintain ng aking parents. Ayan, tama, no? Grabe, no? Napakalalim, no? Ng tingin talaga ni Upline Andy, no? Tama yung sa ASEAN niya na winner si Sir Tumanita, no? Sa sustainable enterprise. So, yes. So nakita talaga, no, ni Upline Andy, no? Yung lalim ng network marketing, no? Hindi lang basta invite, no? Talagang malalim, yes, yung negosyo na ito, no? So, ayan. It's more than a business. Yes, tama, no? So, ang galing, di ba? No? So, sa mga nakikinig, no, talagang ma-convince ka talaga, no, na si IFERN is kailangan nating seryosohin, no? Kasi right, napakagandang negosyo talaga ni IFERN. Ayan, so, Upline Andy, kasi meron din ditong mga participant ngayon na maaring hindi pa member o kaya naman ay bagong kakasimula pa lang kay IFERN. So meron ka bang mabibigay na advice para sa mga listeners, no? Lalo na sa mga first time din na nag-attend o kaya naman first time na gagawin yung ganitong klase ng negosyo. Sige po, ayan. May i-share lang po ako sa inyo. Mabilis lang naman po ito. May equation po kasi akong ginawa sa time. Word na time. Okay? T, ang equation ko po is T equals I, M equals E. Ano pong ibig sabihin nun? Time equals internal, money equals external. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan natin i-value yung time more than money. Okay? Kasi po, pag maubos yung money mo, you can still earn it in some other way. Correct? But if you lose your time, okay, it will be lost forever. No turning back. So it means etong time na nandito tayo sa IFERN, okay, give time, give a blast. Okay? Bigyan nyo ng oras ang ating IFERN, tutukan nyo, susunod lang po ang pera. Okay, time is the essence of our success, guys. Wala na pong iba. Kung wala tayong binavalue na time sa ating sarili, parang wala lang din yung perang pinagtatrabahuan natin. So lagi po tayong habol ng habol sa pera kung hindi natin binavalue yung oras natin. So, and isa po, guys,
Ayan, ang IFERN, kung magbibigay po tayo ng oras IFERN, magbibigay po din siya ng financial freedom. Ayan. Kaya nandito po ako, kahit na kailan ba ako nag-start? December 2020. Ayan. And medyo in 4 months time, medyo marami po akong inasikasong problema, but still I'm doing my my time for IFERN. Kahit na walang alam niyo, marami pong umaayaw, marami pong ay alam ko na po 'yan, ayoko po, ayoko ganyan ganyan. Pero tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy lang tayo. Kung nandito ka naman lang, why not focus on IFERN? And my advice po, kung anong package na bibilhin nyo, premium plus na po. Ayan po, huwag nyo na po sayangin ang oras nyo. Mag-premium plus na kayo, dahil yung premium plus na yan, maliit na bagay, malaki ang ibabalik sa inyo. Maliit na lang po yan ngayon, sa totoo lang. Kung papasok kayo dito as a businessman, ayan, maliit na lang po yung puhunan na 60,000 guys. Ayan. Tuloy-tuloy lang po ninyo ang business at aangat din tayo with the help of our uplines and team. Ayan. Ayan, tama. Grabe, no? Yung mga binagsak ni upline Andy, no? Talagang malaman, no? Tsaka talagang marami tayong napulot, no? Kita mo naman yung time, no? Binigyan niya ng meaning, no? Time, interval, no? Money, external. So, tama ba? Talagang ang pera nga, no? Pwede mo pa ulit kitain, no? Pero ang oras, hindi na natin maibabalik, no? So, hanggat may oras at nandito tayo kay IFERN, tama ba, apply, no? Gawin natin, yes, ang negosyo na to, no? Ayan, correct. So, ayan. So, first sharer pa lang, grabe, no? Napusog ba kayo sa mga thank you, advice Apply. Ni Upline Andy? Yan, grabe, no? So ako ang dami kong yan natutunan kay Upline Andy, no? Talagang kailangan gawin na natin ngayon. Ngayon na ngayon, no, si IFERN. Ayan. So salamat. Yan, thank you so much, no, Upline Andy. Thank you, Up Carly. The wonderful and inspiring talaga na mga salita, no, na binigay mo sa ating mga participants for today. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you so much. Thank you, Upline. Ayan. So, grabe, guys, no, tama lahat ng sinabi ni Upline, no, nakita natin, no, may mga negosyo, talaga risk taker nga naman si Upline Andy, no, kasi tama naman, no, ang pera pwede nating kitain, pero ang oras talaga, yan talaga ang kalaban natin, hindi natin maibabalik ang oras, so, hanggat kaya natin, no, ngayon, nandito na tayo kay IFERN, gawin na para mag-succeed sa business na ito, ayan. So, for our next sharer, no, grabe ang afternoon na to, no. Konting, hindi ko natin siya masyado ipapakilala. Siya na yung magpakilala sa sarili niya, no. Sobrang nakita ko yung pag-grow ng tao na ito, no, sa team namin, no. Siya talaga, dati talagang mahiyain, no, itong tao na to. So, isa po siyang sundalo. Ayan. At, and assign po siya, no, as a presidential sa PSG, no, so guard presidential security group, okay. So dati po talaga sabihin ko po sa inyo, talaga napakamahiyain po nito ni Upline, eh hindi po to nagpapakita sa video, ayan, ayaw din ng nag-share, ayan, pero ngayon, no, sobrang nagbago na talaga, no, ng positive na positive because of IFERN. So, siya na rin po ang magpakilala sa kanyang sarili, no? Let me call on Upline Jolly Tomines. Ayan. A fantastic morning po sa lahat. Thank you. A fantastic morning, Up Jolly. Hello. Fantastic morning. Naririnig po ba? Naririnig po ba yung audio ko? A fantastic morning, Upline Jolly. Idol. Morning. Fantastic morning. Ayan, so magpapakilala po ulit ako. Hi, fantastic morning. So, while on duty, naka-duty po kasi ako ngayon. So, ako nga pala si Jolly Michelle Tomines from Santiago City, Isabela. So, isa po akong sundalo. So, 15 years in a military service. So, naka-assign po ako ngayon dito sa Presidential Security Group dito po sa Malacañang.
So yun po yung aking background. So ginagawa ko lang po si IFERN part-time. Yun po. Ayan, no? So yun na, no? Yung background, brief background ni Hapline Jolly bago niya nakilala si IFERN. So isang sundalo, no? Grabe, pero nakita niyo naman, naka-duty pa. Pero ginagawa si IFERN, no? Kahit na on-duty. Ayan, so Hapline, pwede mo bang i-share, no, kung paano ka ba na-invite o kaya paano mo nakilala si IFERN? Ayun. So, yun nga po. Nakilala ko po si IFERN. Minessage po ako noon ni Upline Grace. So, that time po kasi naka-deploy po ako sa Davao. So, hindi ko po siya masyadong in-entertain si Upline Grace. So, nung nakabalik na po ako dito sa Manila, November, mga October 2019. So, nag-meet up po kami ni Apali. So, dinala niya po ako sa FCC, dun sa main office ko natin. So, dun po ako binaliw talaga. Dun po ako, dun niya pinakilala sa akin si IFERN. So, yun. Si Apali po yung nag-invite po sa akin dito sa IFERN. And then, yun nga, nakita ko po yung amazing opportunity po dito kay IFERN. So, dun po ako, through Upline Ali po. Yan, dinala po ako sa FCC. Dun ko po nakilala. Ayan, no, grabe si L, si ano pala, ang nag-invite, no? Ang ating Upline Ali, ang kaibigan ni Upline Jolly, ang nag-invite. So, ayan. So, Upline, nung in-invite ka ba ni Upline Ali, nag-join ka ba kaagad? And ano ba to? Nung nag-join ka, nag-cash ka ba? Nag-credit card? Ayan. Paano ka nakasali kay IFERN? Ayun. So, noon nga po, nung nakilala ko nga po si IFERN that time, wala po talaga akong pera. So, as in, hindi po zero, kundi negative po talaga. Kasi puro ako utang. So, puro loan doon din. Member po ako ng loan doon. So, noon po, nung ano nga, dahil gustong-gusto na po na nga pong mag-join kay IFERN, so, gumawa po ako ng paraan. Through home credit po. So, nangutang po ako, nag-cash loan po ako sa home credit. So, kinuha ko po yung best package, yung premium plus package. So, yun po. Ayan, so, grabe, no? Talagang pagka gustong mong gawin, no? Merong paraan, eh, no? So, si Upline Jolly ay nag-loan, no? Home credit ba to? Tama ba, Upline? Opo, sa home credit po. Ayan, so may idea na kayo na pwedeng mag-home credit kung gustong mag-loan ng mabilis, no? Ayan, pwedeng subukan, no? So, ang galing, no? Kahit na negative nga daw ang bank account ni Upline Jolly. Pero dahil nakita niya yung opportunity, no? Ginawa niya talaga ng paraan para masimulan si IFERN. Ayan, so, Upline Jolly, since pinangutang mo pa, no, yung pinagsimulan mo kay IFERN, bakit ba natuwa ka o bakit ka na-convince na gawin si IFERN, no? Kahit na wala kang pera nung time na yon, no? Bakit ka nag-join? Ayan. So, yun nga po, nag-join po ako kasi nakaka-stress po talaga pagka wala pong pera. So, sobrang financial struggle po ako kahit na, yun nga po, kahit meron po akong trabaho, pero grabe. Hindi po nagsasapat po talaga kasi aminin pa naman po natin kapag sa employment kahit ano naka-fix po talaga yung ano natin yung sahod, so kailangan po natin ng nga kailangan po ng extra income, so yun po yung ano ko po na magkaroon pa ng pagkakakitaan, so yun po yung ano ko po yung nag-trigger po kung at nakita ko rin po kung yung ano yung dito kay IFERN yung solution sa aking problema sa financial. So, yun po. And then, yun nga po yung sabi nga sa akin noon ni Apali nung ini-invite niya po ako dito na kung yung problema mo hindi mo susolusyonan, ay magiging problema pa rin yan. So, yun po, yung problema ko po is yung pera. So, kung hindi ko po yun sinolusyonan, so hanggang ngayon siguro po problema ko pa rin po siya.
So yun na nga po, nakakatuwa po dito, may extra income pa po dito kahit maliban sa sahod po, meron pa po akong extra income. So yun na po yung solution. So ganun po si IFERN. So solution po talaga siya. So ginagawa ko po si IFERN. So yun nga po, and then nagising na rin po yung mga ano, yung mga natutulog pong mga pangarap. Kasi napaka-clear po din ng ano, ng future po natin dito kay IFERN, dahil nga po yung mga nauna nga po na kumikita na po dito ng malaki. So yun din po yung nagpa-convince sa atin na meron pong patutunguhan yung mga ginagawa ko po dito kay IFERN. So yun nga, yung mga pangarap ko, yung aking family, and then sa future po. So yun, yun po yung nagpa-convince sa akin. Yeah. Nagawin po sa IFERN. Ayun, no? Oh, grabe, Applying Jolly, no? Talagang, no, nung, ang ganda nung sinabi mo, no? Yung nakita mo yung solusyon sa problema. Tama eh, no? Kung problema mo ang pera at hindi mo ginawa ng paraan, talagang malamang bukas, problema mo pa rin siya, no? So, kailangan nating umanap talaga, no, ng solusyon. So, dahil wala kang pera, no? Humanap tayo ng gagawin na pera, no? So, naghanap ka ng mapagkakakitaan talaga, no? So, tama talaga eh, no? Si IFERN talaga ang solusyon, no, sa ating mga problema, no? Lalo na ngayon na hirap na hirap lahat ng karamihan ng tao, no, dahil sa pandemic, no? Tama. So, meron ka bang ma-advise pa, Applying Jolly, sa mga nakikinig, no? Again, no, baka meron ditong mga first time na nag-join o kaya ay hindi pa member. Ano bang masasabi mo sa kanila? Kailangan na ba nilang mag-join o ano ba? Sige, ikaw na apply ng magbigay ng advice. Yun po sa mga ano po, sa mga hindi pa po member. So, wag na pong magdalawang isip na mag-join na po kayo and get the best package po, yung premium plus package. Kung kaya niyo po ng family package, so go for it. Dahil sa IFERN po, life-changing opportunity po talaga siya. So, i-grab niyo na po si IFERN. So, sa mga member naman po, keep going lang at focus po sa goal. So, baka meron po akong katulad dito na na-experience ko yung journey ko po dito kay IFERN. So, masasabi ko pong mga may mga stumbling block, or dahil nga po, bago po ako sa ganitong industry, hindi naman po ako networker at hindi naman po ako marunong sa mga sales. So, masasabi kong nasa learning stage pa lang po ako dito kay IFERN. Pero dahil nga po, sa ganda po ng sistema po ni IFERN, nagagawa ko pa rin pong kumita. So, inaaral ko pa lang siya. Inaaral ko pa lang po yung negosyo. At grabe po. So, at napakaserte din po natin kasi nandito po tayo sa, ano, sa Supreme Team. Kasi yung tulungan system po talaga ng grupo. So, yun. Yung sa Supreme Braveheart Emperor, na kahit hindi ka magaling, basta gusto mo at marunong kang sumunod, sigurado talaga, tayo po yung susunod. So, yun nga po. And then, kukunin ko na din po yung privilege para magpasalamat po sa ating, ano, sa ating mga upline. So, lalong-lalo na po sa ating power couple, sina Up Mike and Up Angge. Sa nagiging emotional po ako. Yung never ending talaga na support nila, na ang laki po ng puso nila sa grupo natin, na so yung nararamdaman ko po ngayon, kasi minsan talaga frustrate or nakaranas pa ako ng frustration dito sa journey ko dito kay IFERN. Pero nandito po yung ating mga uplines na nagagaid po sa atin. Yun nga, sabi ko nga, kahit hindi ka pumarunong, basta ay, hindi ka magaling, nandyan po sila na nakasuporta para tulungan ka po nila. So yun, maraming salamat po. And then kay, lalo na po sa aking direct, si Upline Alejandro. Kasi dinala niya po ako sa IFERN. And sa inyo po, Up Carly and Up Marky. And sa ating mga close line. So grabe po, maraming salamat. Sa team po, maraming salamat. So yun lang. Grabe, yeah. Naiiyak na ako kay Applying Jolly eh. No, ang sundalo na umiiyak, no, sabi ni Applying Ronil. No, grabe, talagang
ayan, nawala ako kasi umiyak si Upline Jolly. Ayan, no? Talagang malaki yung salamat talaga, no? Na nandito tayo sa Supreme, no? Supreme Team, no? Kasi talagang tulungan, no? Again, no? Sila Up Mike, no? Up Angela, sila Up Ali, no? Talagang suporta talaga, todo suporta, no? For, para maging successful tayo dito. So, no? Ang lakas dito nga, no? Nasa bahay nga ako nila Upline Mike, di ba? So, na wala yung sasabihin ko kay Up Jolly eh. Naiyak din ako eh. Ayan, congratulations sa Upline Jolly. Ayan. So, dati talaga thank guys, you. Talagang hindi namin mapagsalita yan si Upline Jolly. No, pero ngayon, no, buong puso na talaga na nag-share na si Upline Jolly kung gaano kaganda yung na-experience niya, no, sa business na ito. Ayan, so, tama no, kung hindi ka pa nagfa-family package, family package na tayo. No, corporate package pa nga daw. Ayan. So thank you so much no, Upline Jolly sa napakagandang sharing, no? And pinaiyak mo kami sa iyong sharing. Yeah, thank you for inspiring us. Ayan. So okay pa ba tayo diyan sa ating mga 240 participants, no? Grabe. No, huwag kayong mawawala, no? Kasi umpisa pa lang po, no? Meron pa tayong susunod na sharer at syempre ang ating special guest, no? Maya-maya ay abangan natin, no? Kung mai-inspire tayo lalo, no? Sa mga susunod na sharer. Ayan, so, ayan, 239 participants, pwede pa po tayong mag-invite. So, ayan. So, sabi ni Upline Jolly, no, mag-family package na daw tayo. Kaya naman, no, ang aking ipapakilala na next na sharer. Ayan. So, ang ating next sharer ay actually, no, bagong-bago lang siya. No, no, nag-join siya April 9. Okay. And itong taon na po, actually, ay 1 year ago pa niya nakita si IFERN. Pero, nung April lang siya, nag-decide no na mag mag-join. Okay, so April 9 siya nag-join. And guys no, family package is real. Okay? So bakit? Kasi itong tao na ipapakilala ko no, kinumpleto niya ang family package wala pang 1 month. Okay? So grabe, 'di ba? Nabaliw siya kay IFERN. So siya na lang ang magkukuwento. Okay, so isa siyang I think isa siyang database admin, so parang IT din, no? So, papakilala ko na siya, siya lang magkwento, no? Upline, Efren Garcia. Yeah. Hypertastic morning! Hypertastic morning, no? Hypertastic morning! Hypertastic morning! So, Upline, Efren! Hypertastic morning! Pwede mo bang i-share kung ano pa ano ba talaga yung background mo no bago ka nag-join sa IFERN? Hello, I'm Efren Garcia. So, hindi ko ina-expect na masasama ako dito eh. First time. Kala ko sa mga matataas lang to, kala ka Mike, Sir Mike, pwede pala sa amin to. First time, so na-starstruck pa ako. So, panganan na pala ako, pang telenovela na, pang prime time. So, bale, I'm Efren Garcia. So, database programmer ako. I'm currently still employed. So, tapos, meron na akong 3 kids. So, nagbablanko. Pero, yun nga. So, medyo matagal-tagal na rin ako employed. So, almost, ano na, 60. Nakasama ko si Upline Marky, si Marky. Kakasama kami at naabutan ko rin si Upline Ali. So sila yung mga, nung pumasok ako sa Accenture, sila yung nakita ko doon. Sila yung mga pillars doon. Kaya mga idol ko yan, mga idol ko yan. So, wow, grabe. So, no? Saludo ako dyan, saludo ako. Tapos kaya, tuwantuwa ako na ngayon, nakikita ko sila na talagang mga successful na talaga. So, mga millionaire. Ay. Galing, no? So, si Marky pala tsaka si Upline Ali ay kasama mo sa work. So, yes, dahil ba doon, Upline, kaya ka na-invite? O paano mo ba nalaman si IFERN?
Actually, last year, niping na ako ni ano, ni message ako ni Sir Annie applying marketing. So, sayang nga, hindi ako hindi ako nagpa ano talaga, nagpa sumama kagad. Kasi kung sumama ako kagad noon, malamang nalibre pa ako ng kape noon sa kapagkain. Yan ang sayang talaga. So, eh ngayon, nagbago isip ko, eh pandemic, hindi na niya ako malilibre, sayang. Nakatipid si Apply Marky. Tapos yan, eh yan, napapansin ko, na nakikita ko na nagiging successful na si Apply Marky, nakikita ko, mahilig magpusa ang pera to eh, kaya medyo inganyo ako eh. So, yun yan, maganda yung ano niya, tapos nakita ko yung company. So nag-explore ako. Pwede naman sa Google. So, Sir Tumanitan. Company pa lang. Medyo matatag na talaga. So, tapos yung product, nakita ko rin. So, kaya I decided na mag-join. Saka, gaya na sabi ko, meron ako tatlong kids. So, yung tatlong kids ko na yun, lahat may gatas. So, maling gatas. Then, marami ding due date na lumalating. So, I just realized na kailangan talaga maghanap ng extra income. Kasi yung income ko, hindi rin sapat eh. Kahit malaki na yung sahod mo, malaki din yung gastos mo. So, kung gusto mong maputol yung ano mo, so, yun nga, naganap ako. Yung IFERN ang nakita ko. Salamat ako kay Applying Marky na yun, na-invite niya ako. Tinandaan ko talaga yung invite niya. So, binalikan ko siya. Ayun, tama eh, no? Ang galing, di ba? 1 year ago, nakita ni Upline Efren, pero hindi pa siya nag-join, no? Hindi pa siya siguro na-convince, no? Mabuti na lang, no? Kaya ang powerful, no? Ng pagpo-post talaga, no? Dapat talaga nagpo-post tayo everyday, no? Kasi may mga nag-aabang, no? Merong mga nagmamasid, no? So, powerful ang pagpo-post. Ayan, nakita ni Upline Efren, no, na ang journey ni Marky, so nag-decide siya na silipin ulit, no, si IFERN. Ayan, so Upline Efren, ayan. So pwede mo bang ikwento, kasi balita ko naka-family package ka. Paano so, ba ginawa mo para maka-join ng family package kay IFERN? Ayan, actually, no, wala sa plans talaga yung ano. So actually wala sa plans to yung ano eh, family package eh. So isa si Marky, si Apply Marky. Sanay kasi ako tawagin pare lang eh. Pero si Apply Marky, kinukulit ako lagi niyan. So ating ka ng ano, meeting, ating ka ng RBA, ating ka ng NBO, ating ka lagi, tapos ating ka. Ngayon, ating lang niyo ang atin. Tapos eventually habang umaatin ako, tapos nakikita ko ang dami na niyang daming share, tapos nakita ko ang daming nakitang na bago yung buhay, tapos kakaate mo ng RBA, naiintindihan mo kung bakit mas maganda yung family package, so mas mabilis yung return, kasi na gaya ng sabi ni Sir Mike Yula, ni Apply Mike Yula nung dumalo kami dyan, so napakabait ni Sir Mike, na yung point B, medyo mahirap dyan puntahan. So kung pupuntahan mo na kayong point B, madali na sa point C. So parang ganon. So dinating ko na yung point B para doon ako sa point C. Which is totoo talaga. Kasi ngayon, nang nag-family package ako, may payin niya ako ngayon eh. Tapos bukas, yeah, meron din. So dumarating na siyang kusa talaga. Pag narating mo talaga, nalampas na mo yung point B. Tama na sabi ni Mike Yuta. Grabe, no? Congratulations, no? Apply na Efren, no? Talagang family package is ano eh, no? Iba talaga ang lakas, no? Pag naka-family package, no? Umuulan ang pay-in si Apply na Efren, no? Ang galing eh, no? Bagong-bago, pero porsigido, no? Na gawin itong negosyo na to. Ayan, so Apply na Efren, no? Meron ka bang mabibigay na advice, no, sa mga katulad mo rin na bago o kaya naman sa mga first time na nakikinig ngayon, no, advice-an mo sila na mag-family package. So sa mga ano, sa mga naka-family package sa dyan, congrats. So
tama yung decision natin na yan. Tapos yung mga naka standard saka premium, it's time na talaga mag premium plus. Kasi sayang din naman ang effort mo eh. Kung mag-e-effort ka naman at seryosohin yung Ms. IFERN, di gawin mo na, ibigay mo na lahat. Actually, yung pinali family package ko, inutang ko lang yun eh. So, nilagay ko lang sa mga anak ko. Hindi ko pa mawi-withdraw kasi nakapangalan pa sa kanila. So, wala pa akong choice. So, kung ano lang kita ko, yun lang talaga makita. Which is good pamana sa mga anak. So, imagine, hindi pa sila kumikita. Hindi pa sila, wala pa silang buwang. Hindi nila alam kung anong dapang alam sila. So, alam mo, kahit wala ka na, maka-establish lang ako sa baba ko, ang downline ko, alam ko yung mga anak ko, alis ako na maganda yung may kikitain sila. Hindi sila manghihingi sa ibang tao. So, sa sarili nila, tatayo sila sa sarili nila. Doon ako panatag. Saka naniniwala ako, na gaya sabi ni Upline Ali, na pag may, kung narating nila, may susunod talaga. Doon ako naniniwala. So, kung gaya na ako part-time lang. So, part-time pa lang ginagawa to. So, kung paano ko nag-full-time pa ako. So, iba talaga pag ano. So, iba talaga sa IFERN. IFERN lang malakas. Premium plus. IFERN lang malakas. Pero may sasabihin ako sa'yo, hindi mag full-time ka na. Patay tayo dyan. Grabe, no? Pinangutang lang, no, ni Upline IFERN. Pero, kitang-kita, narinig naman natin, no, yung napakalalim ng tingin ni Upline IFERN sa negosyo na to, no? Kaya, family package talaga yung kinuha niya. And, totoo naman, talagang, kung may nauna, may susunod, tayo na yon, no? Ayan, so, grabe, Upline IFERN, thank you sa napakagandang sharing, no? Kahit hindi ka halatang first-timer, okay? So, thank you dahil na-inspire mo ang ating 242 participants. Ayan. Thank you, Upline Carly. Ayan, so grabe, no? Ang dami natin, 242 participants. Okay pa ba kayo dyan? Yes. So, okay ready pa. Na ba yes. Tayo? Okay sa Dubai. Ready na ba tayo? Ako ikinakabahan kasi no, dati yes. Grabe no, pinapanood ko lang 'to sa mga piniplay natin na video. So, hindi ko nga alam na ako yung mag-host. No, at kinakabahan ako na tanungin siya. Ayan, eto na. So, ready na ba tayo? Ready. Ayan na. Sige, so grabe no. So, ayan na. Lahat, mag-ingay. Roll VTR, ayan. So, ayan. 3 years ago, 13-year-old motorcycle ang service ko. After 2 years na nag-IFERN ako, binigyan ako ng brand new Suzuki Ertiga. Hi, ako nga pala si Jovy Lynn ASIS at tawagin nila ako Teacher Jovy dati. Bago po ako nag-IFERN, dati po akong public school teacher for 10 years po. Ma'am Joby ay isa sa masipag na kasama ko sa trabaho. Siya yung pinakabunso namin kasi magkakaibigan kami yan. Kaya ang tawag ko dyan is si Bunso. Siyempre, bago naging teacher, sobrang hirap po ng buhay. Nung nagtatrabaho na po ako, akala ko ganun po padali kumita ng pera. In 2015, no, dumating yung chance na binigay sa akin yung opportunity. Doon ko nakita na sobrang agay yung mga yung buhay ng mga kasama ko doon. Meron doon magbubuti, naging milyonaryo.
sabi ko sa sarili ko, bakit di ko bigyan ng chance, no? Patuloy yung success niya sa IFERN dahil nakita ko yung talagang saya niya, yung tagumpay niya talaga ngayon na dati hindi niya kayang makuha, nakukuha niya ngayon. Sa kabaitan mo isang gulo, napaka-swerte ang binigay ng Diyos sa'yo. For being a negative, now turn into a hardcore networker of IFERN. Guys, let us all welcome our multi-millionaire and senior field vice president of IFERN, soon to become a presidential director of IFERN, Miss Jovelyn ASIS! Dati hindi ko alam po ano yung pakiramdam, pero sobrang iba po pala talaga, no? Ang saya ng pakiramdam, hindi mo maipaliwanag yung feeling. Si IFERN talaga, no? Binibigyan ka ng confidence na mapasok yung mga bagay na tinitignan mo lang, pinapanood mo dati. Yung tumataas yung confidence mo sa sarili mo na kaya pala to, and very possible pala kapag pinagtatrabawan mo. And pag alam mo kung gano'n mo pinaghirapan na you deserve mo yung ganitong reward for yourself. Congratulations! Deserve mo kung anong meron ka ngayon from IFERN. Congratulations, Joby. Congratulations, anak. Ngayon po, sobrang pagpapala sa buhay ni Jovy. Thank you and congratulations for your new Mercedes-Benz. Grabe. Congratulations, first of all, Jovy ASIS, for having your brand new Mercedes-Benz. Grabe. Ang laki na ng nagawa ng IFERN sa inyo. Gusto ko po, ma-experience po kung anong meron po kami kay IFERN right now, no? Baka ikaw na yung kasunod, luxury car. And let us welcome! There was a time when I was so afraid. I thought I'd reach the end. Baby, that was then. I needed more than my yesterdays. This is my now. Now you're breathing in this moment. As I look around, I can't believe the love I see. My fears behind me. Let us welcome iFly qualifier Singapore, Japan, and Australia, earning 6 digits per month. A luxury car club member, B class Mercedes Benz, and LV club, Rolex club, elite toy club, council of presidential directors, multi-millionaire club, our presidential director, applying PD, Jovy ASIS. Woo! Idol. Woo! Idol yan. Lodi. Welcome, applying. Everyone. Good morning. Fantastic morning, PD, Jovy. Fantastic morning, Grabe. Fantastic morning. Fantastic morning. Grabe, hindi na ako mapagsalita. Ayan, it's a briefing. Fantastic morning. Maging host for today. Fantastic morning.
Ayan. So, hinga muna tayo. Ayan. Ay, fantastic morning ulit, Supreme. Grabe. Sobrang ano, na privilege na makapag-share po sa isa sa hinahangaan kong team. Thank you Upline Mike and Apangge sa pag-invite po sa akin dito. Again, I fantastic morning. And thank you Upline Carly Diaz, kahapon na pamit kita. Ayan, grabe no. Nakakaba. Kinakabahan ako kasi ang video po talaga ni Upline Jody ay lagi namin pine-play ano kapag may mga RBA. So, para mawala na ang aking kaba, simulan na natin, no? So, apply na PD Jovy. Pwede bang ikaw naman sa'yo manggaling, no? Para hindi na ano yung video na pinapanood namin. Kung ano ba talaga or sino po si PD Jovy talaga bago nagsimula sa IFERN. Ayan. So, ako po si Upline Joby Assis, dati pong public school teacher. Ano po, no? Isang anak ng magweweteng at ang janitress. So, bago pa po ako naging ganap na teacher, yung buhay po na dinaanan ko, hindi po ganun kadali. Hindi po yung ano, yung typical na bata na naglalaro sa kalsada or nag-e-enjoy ng mga laruan no sa bahay. Hindi po ako yung batang yun. So at age of 5, alam ko na yung pangarap ko talaga na maging teacher kasi gustong-gusto ko makatulong sa mga tao. Kaya lang, nung ako po ay naging ganap na teacher, bago po yun, no, dahil wala po talagang pampaaral ang magulang ko sa akin, through scholarship, po nakapagtapos po ako ng scholarship sa City Government of Muntinlupa and yun po no for 10 years ako po first job ko po no na maging teacher din so wala po akong ibang naging employer at the same time po no nagmasteral din po ako ng aking education sa pamamagitan pa rin po ng scholarship yun so yun po si Teacher Joby na bago po mag-IFERN dati pong public school teacher. Yan, no, grabe pala si Plank PD Jovy, scholar, no, sa lahat ng pinasukan din, no. And bago naging PD, bago naging IFER, no, isang nirerespeto no na public school teacher. So apply nabanggit mo no na isang magweweteng and janitress na po ba, no? So grabe yes. Na yung yung grabe yung kinalakihan din ni Upline Pete, Joby, no? Paano po ba nyo nakita pala si IFERN? Paano po kayo na-invite? Nagsimula ako sa IFERN dahil po sa tatay ko no si Upline Buddy Assis yung aking pong tatay dahil po siya may enlargement of heart po ang father ko since wala po kaming pangpagamot sa kanya noon. Natatandaan ko lang no meron kaming pinupuntahan ng nanay ko bumibili siya ng oil para i-massage sa dibdib ng father ko so through that case na yung merong ganong experience yung father ko so naniniwala din kasi siya na bukod sa wala kaming pampagamot kapag synthetic yung in-take niya baka hindi siya mabuhay ng matagal then doon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga alternative medicine, napunta po siya sa ganitong industriya. So for 10 years po na ako po ay teacher, bilang isang teacher, siya po ay 10 years din pong nag-venture ng iba't ibang company. So hindi po ako naniniwala pag sinabi mo po sa akin na networking ang nagtalagang ang number one po na pinoprospect po ng tatay ko ako no ako to samahan ko daw po siya pero never po akong naniwala sa kanya sa ganitong industriya for until dumating po yung pagkakataon na siya po ay magta-travel incentives to Singapore. Papunta po siya ng Singapore, wala po siyang passport, ako po meron. So ako po yung pinadala niya. Eh yun po pala ay ako ay member na ng IFERN, sinali po ako ng tatay ko. Ayun yun. Sinali po ako ng tatay ko through that no. So wala po akong pakialam. So nung binadala po niya ako sa Singapore, actually wala din siya
po napupunta ako doon kasi at that time, no, ang focus ko po, paano ko babayaran yung utang ko. So, sa pamagitan po ng tatay ko, kaya po ako napunta sa IFERN. Yung po yung upline, Carly. Ayan, no, grabe, no, 10 years na nagne-network si upline buddy, tama po? No, pero hindi pa rin, negative pa rin, no, si upline Jovy, PD Jovy sa ganitong industry. So, nung nagpunta kayo ng Singapore apply, no, so, dun ba ang nabuo yung paniniwala mo na okay, si IFERN? Yan. So nandoon na ako sa Singapore. So first time ko po kasi sa taga, no, sabi ko nga for 10 years na ang tatay ko po ay iba-iba yung company na sinalihan. For first time po na meet ko po yung president and CEO ng company. Na sabi ko sa lahat ng sinalihan ng tatay ko, sa lahat ng paniniwala ko na yung ganitong kumpanya or ganitong industriya napakadumi kasi bakit wala ano uuwi ang tatay ko magkukuwento sa akin ng mga yung bisita niya hindi ano hindi in-include ng upline niya lagay do sa ibang linya yung mga ganun sa so, parang ko abi ko hindi ko papasukin yung industriyang to sabi ko ganun so nandoon na ako sa Singapore na wala akong choice dahil passport ko po talaga yung pinasa na meet ko po si Sir Tom. So nakita ko po yung puso po ng presidente na sobrang sincere po siya sa bawat salitang binibitawan po niya. Then ang isa po nagpa-strike po sa akin yung sinabi po niya na for 10 years na nagtuturo ka, never ka pang nakapag-abroad. Parang tinanong siya sa sarili ko, oo nga naman, for 10 years na nagtuturo ako, never kong tinirik yung sarili ko mag-abroad. Kasi iniisip ko, kaysa mag-abroad ako, eh itulong ko na lang sa magulang ko. So na feel ko that time na pag si dahil sabi sa akin ni Upline Nomi Cruz, Joby, try mo lang subukan mo lang kasi pag na-open yung mind mo and yung heart mo sa IFERN, walang makakapigil sa iyo. So hindi po nagkamali si Upline Nomi kasi na feel ko po agad, naramdaman ko na kasi IFERN is my second home, no? Aside from DepEd, nakita ko po na IFERN is my second home. I don't know bakit ko siya na-feel ng ganon. So nung bumalik po ako sa Pilipinas, actually wala ano pa rin, no? Parang kahit ano, struggle siya kasi DepEd teacher ako. Tapos nakikita ko na pwede kong gawin may kakaiba ako nararamdaman sa IFERN. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. So yun yung mga struggles ko that time. And dahil pinangako ko, no, sabi ko sa sarili ko, kasi lagi po sinasabi na nakaka-relate po ako doon sa mga empleyado na sinasabi po na hindi po sila magre-resign, no? Pinangako ko din po yan sa sarili ko, no? Sabi ko, pwede kong gawin si IFERN, subukan ko siya, pero never kong iiwanan ng DepEd. No, yun ang sinabi ko sa sarili ko. So eto na, dahil doon, no, yung nagkaroon ako ng ano, iba yung puso na nakita ko, no, nung nagsisimula ako sa IFERN. So, bali parang nag-resign ka ba after Singapore apply? Ay, hindi. Actually, no, ako, no, sabi ko nga, ang struggles ko, no, bukod dun sa kung bakit siguro close yung isip ko noong mga panahon na yun, ang struggles ko that time, baon ako sa utang. Wala akong kahit ano. So, ang ano ko, gusto kong gawin si IFERN, kaya lang, paano ko siya sisimulan? Number one, wala akong alam sa industriya. No? Yun nga, number one, wala akong alam sa industriya. Pangalawa, paano ko siya sisimulan kung wala akong puhunan? Kasi alam ko, ano eh, kailangan ko mamumunan, di ba? Pero nung sabi ng tatay ko, member ka naman ng IFERN, bakit di mo simulan? Sabi ko, member pala ako ng IFERN, kaya mga pala ako nakapunta ng Singapore. Eh, bakit mo po pa? Kasi ito yung makulit sa tatay ko. No? Sa lahat po ng sinasalihan niya pong kumpanya, sinasali po niya yung mga pangalan po namin na wala kaming alam. Tapos po, nung nung hinihit po niya yung travel incentives sa Singapore, kinukulit po niya akong pagbentahin ng mga produkto ng IFERN. So, bibigyan ko, ibabalik ko po sa kanya yon with SRP price. Kaya nung nalaman ko po na ako ay member, sabi ko sa tatay ko, member pala ako, bakit ang binigay ko sa'yo, ano, presyong hindi member. No, tinukulit ko siya, pero hindi agad ako nag-resign. Okay, hindi ako agad nag-resign kasi nasa stage ako na
mahal ko yung mga estudyante ko, hindi ko iwanan yung DepEd at the same time, pero gusto ko malagpasan yung struggles ko na bauna ko sa utang. So that time I have zero, as in zero sa pinansyal, zero sa knowledge about the industry. So hindi ko alam po paano ko siya sisimulan, pero because of the mentor, no, na meron po ako si Sir Tom, kung babalikan ko yung kwento ko na kung paano ko siya paano na itawid, no, paano na itawid ni Upline Jovy na yung struggles na iiwanan ng DepEd. Okay, so naalala ko yung sinasabi ni Sir Tom sa akin lagi na Jovy, amin niyang ganon, yung sitwasyon mo. Kasi lagi niya tinatanong, kaya mong gawin, no? Kaya mo tong gawin, lagi sinasabi, naniniwala ko, kaya mo mag-success sa IFERN. Sabi ko, ang tanong ko sa sarili ko, paano ako magsasucess kung ito yung burden ko, no? Baon ako sa utang. Ang dami naniningil sa akin that time. Makaliwat kanan, bangko, tao. So, nung sinabi sa akin ni Sir Tom, subukan mong gawin. No, ako naniniwala ko. Yung paulit-ulit yung sinasabi sa akin na Jovy, ibabalik natin yung buhay na para sa'yo. Yung buhay na para sa'yo na malaking tanong sa isip ko. Bakit si Sir Tom, hindi ko siya kaano-ano. Hindi naman niya ako kilala. Pero ang laki ng pangarap niya para sa'kin. Tapos ako na naghahanap ng sagot for 2 years na baon sa utang, na kumakain sa feeding program, naghahanap ng ibang opportunity. Ito na yung nasa harapan ko, pero hindi ko siya ma-accept yung fact na iiwanan ko yung DepEd. Until sa same time, sinabi sa akin ni Sir Tom na hindi deserve ng downline mo ng part-time na upline. And hindi deserve ng estudyante mo magkaroon ng teacher na hindi full-time. So napaisip ako sa kanya, sabi ko, oo nga, paano ako ibibless sa isang bagay na pareho meron akong kinocompromise. So I decided to resign 2017 after 1 year na part-time, after 1 year na halos walang tulog kapag ano, kasi pag after ko magpumasok, no, kasi alam na, sabi ni Sir Tom sa akin, hindi mo siya magagawa, na hindi mo mafe-feel na kailangan mo siyang gawin kung hindi ka magbibigay ng extra effort. Ibig sabihin, kung nagtuturo ka, after mo magturo, gawin mo siya yung IFERN business. So, after 1 year, bago pa ako nag-resign. And that time, ang income ko, 30,000. Grabe. Sobrang nakakaiyak na very inspiring po, no, yung pinagdaanan na struggles ni PD Jovy, no, nung nagsimula siya, no, kasi alam natin, no, pag teacher, no, yung puso ng teacher ay iba talaga, no, yung kumbaga yung pinaghuhugutan ng mga teacher ay malalim din talaga. But yet, no, tinuloy pa rin ni Upline PD Jovy ang IFERN. And after po ba nung 1 year na yun, nung nag-resign ka na po, ay naging smooth ba siya, Upline Jovy? Pinagsisihan mo ba na tinuloy mo si IFERN? O nung after 1 year na nag-resign, nung nag-resign ka na as teacher? Hindi. hindi ako nagsisi na nag-resign ako sa IFERN. Nag-resign ako sa DepEd. Kasi, sabi ng mga principal, na naging principal ko, no, sabi niya, lalong-lalo na yung isang principal na nakausap ko, sabi niya, nak, ang tawag niya sa akin, nak, sabi niya, hindi lahat ng kumaterm niya nga may ganyang break. Kasi mula nang nakita kitang ginagawa mo si IFERN, imagine part-time nakapunta ka ng Japan. Sabi niyang ganon, hindi lahat ng pumapasok sa ganyang industriya may ganyang resulta agad.
Tapos sabi niya, kung mag-red, sabi niya ganun, kung iiwanan mo panandalian, no, sabi niya, panandalian ang DepEd. 5 years, sabi niya ganun. 5 years, 10 years, gawin mo yan dire-diretso. Sabi niya ganun. After 10 years, pag naisipan mong bumalik, bumalik ka. Eh, sabi ng mentor ko, 10 years, di ba? 10 years na nag-serve ka as a teacher, nakapag-serve ka na sa profession mo. And gawin mong foundation yun para sa ganitong venture. So, I believe, hindi naman ako nawala sa pagtuturo. Kaya hindi ko siya na-miss, no? Dahil naniwala ako na kaya ko binless kasi nag-decide ako. Pinili ko yung isa. So, ito, pinili ko si IFERN. And dito po, yung pagiging teacher ko, hindi po nawala. Bakit? Kasi dito, mas nakita ko yung purpose ng pagtuturo. Once na may naturuan kang isang tao, members of the family, na bago ang buhay, buong pamilya, ang damay. Unlike pag sa estudyante, tinuturuan mong mangara, pero for how many years? No? Kahit ngayon, pag may mga estudyante po ako, never, para, lalo na yung mga kinder, hindi kanila nare-recognize. Hindi kanila natatandaan. So, paano mo masasabi na part ka ng journey ng mga estudyante? Most of the teachers, yung pinaka-painful na ayoko tanggapin na hindi ka kain, no? Hindi ka na kayang maalala ng mga taong pinagsilbihan mo dati. So, yun po. Grabe yung, grabe ang lalim, no? Sa, tama po, eh, no? Dito kay IFER, no? Talagang marami pa rin natuturuan si Upline Job, PD Joby, at isa na po kaming, kasama na po kaming lahat, no? Sa Supreme Team, no? Kahit nga po hindi katima, no? Talagang malaki po yung naituturo at naitutulong as inspiration din yun ni PD Joby sa lahat ng, lalo na ngayon, no, sa 249 participants natin, alam kong inspired na inspired sila, no, sa mga sinabi, no, at sa mga pinagdaanan ni PD Joby. And nakakatuwa po, no, nawawala ako kasi naiyak din ako kanina kay PD Joby, no. Siguro po, narinig natin, no, yung struggles ni PD Joby, pero until now, nakita naman natin yung resulta, no, ng mga pinagdaanan ni PD Joby. Upline, meron ka po bang, alam ko maraming questions yung mga participants dito, pero hindi natin ma-accommodate lahat. Pwede po ba na bigyan nyo po kami ng mga advice, or ano po ba yung biggest advice po na maibibigay ninyo sa amin or sa mga negative pa mag-isip or sa mga nagsastruggle din ngayon na nagsisimula kay IFERN? Masasabi ko lang, ako kasi ako proud akong sabihin na product ako ng IFERN talaga. So katulad niyo ako nung nagsisimula ako na wala akong alam sa kahit anong about networking. Kasi ano nga ato eh, kumbaga negative talaga ako. Zero knowledge ako. Nung sinabi sa akin na aralin ko siya, umatend ako ng training, paulit-ulit, hindi ko, pag hindi talaga ready pa yung mind and heart mo, kahit pa ilang beses ka pala umatend ng training, hindi agad pumapasok. Pero, sobrang thankful lang ako doon. Thankful talaga ako kay Sir Tom, kaysa sa father ko, na hindi nagsawa, na paulit-ulit na sabihin sa akin na umatend ako ng training. Kasi through training, nagno-notes ako, no? Pagdating ko ng bahay, ini-internalize ko ano ba yung sinabi ng speaker. Doon ako natuto. Kung meron man akong i-advise sa inyo ngayong gabi, no? Siguro, ang number one na pag na napakinggan nyo ng sinabi ng upline, pag sinabi sa inyo na kunin nyo tong package na to, kung alam ko lang yan dati, sana yun ang kinuha ko. To share you, para hindi ko sinabi na parang, ay, okay pala na standard, no? Na hindi naman, wala naman kami sinabi na pag kinuha mo yung one account, eh, hindi ka magiging successful. And which is talagang totoo pala, na pag kinuha mo, naka-perfect structure ka, naka-premium plus ka, eh, mas mabilis ang resulta. Mas mabilis, mas malaki. Kasi ako, struggles ko that time, hindi, minember, bukod sa minember lang ako ng tatay ko, may mga nakaharang sa account ko.
So, hiwa-hiwalay. Tapos, never ko inaral. Parang hindi ko agad inaral yung structure. Hindi ko agad nakita yung beauty na sinabi ng tatay ko. Nailagay mo to sa ganito, ganyan. So, pakinggan nyo po yung number one yung sinasabi ng upline po ninyo na mag-aral. Pangalawa po, pag sinabi nilang ito yung pinakamagandang package, premium plus. Guys, huwag na kayong magdalawang isip pa. Mag-premium plus na po kayo. Kasi ako, nakaka-experience ako. Ini-encode ko yung downline ko sa akin. Minsan walang income, no? Minsan, pag may pumasok, one hit lang. Tapos pag nag-encode ka sa downline mo, dahil tinuro mo na yung perfect structure, times 3, times 4, paano yun? Diba parang tatanungin mo sa sarili mo, anong nangyari? Diba? So, very important, no, na kunin niyo po yung ganitong package kasi hindi po sasabihin ng mga upline kung hindi po yan totoo. Ako po personally, gusto ko kung maibabalik ko siya, dapat yun ang ginawa ko, no, yun ang kinuha ko. And pero thankful pa din ako kasi in a later kumbaga habang ini-embrace ko yung system ni IFERN, natutunan ko po siyang gawin at the same time po, no, natuto po ako na pati yung mga kamag-anak ko, tinaalo ko po sila. Kasi kami, buong family, nasa IFER na. Tapos pati mga relatives namin. Kaya napakasarap po pakinggan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, anak ako na mag-reteng at isang janitress. Ibig sabihin, wala po akong negosyo na mamanahin mula sa magulang ko. At wala din po akong negosyo ipapamana sa future family ko o sa future kids ko o sa mga pamangkin ko kung wala po ako sa IFER. Ito po yung pwede kong ipamana sa kanila. Yun lang po. I hope na answer kayo. Ayan, grabe, no, PD Jovy, no, thank you so much po na na-inspire ba kayo guys, no, kasi grabe, sobrang yung story ni Upline PD, no, narinig natin from her talaga, no, live, no, hindi lang video, no, kung gaano kaganda, no, ng nagawa ni IFERN sa buhay, no, ni PD Jovy, no. So, we are very blessed po, no, and thankful na sa lahat po ng mga sinabi nyo sa amin tonight, no, talagang tumagos po yan sa aming mga puso, no. And I hope sa lahat po ng mga participants natin, no, na-inspire talaga kay Upline PD Jovy Assis, no. So, ayan, nandito po ako ngayon kay Upline Mike. Thank you, Upline Jovy. So, ano? Grabe. Gusto ko lang to i-ano. Gusto ko i-share sa inyo. Hello, gusto ko lang i-share sa inyo. Parang isang buwan na yata ako nagpa-follow ng usapang IFERN. Lagi po ako nanonood ng KSP. So, sobrang nice-work po ako. And finally, nandito na ako. Magiging artista na ako. Ayun. Thank you, Upline Carly. Thank you, PD Mike. Thank you so much, Upline. Hello, Upline Zina. Thank you, po. Arrivederci. Hi, Upjoey. Upjulo. Thank you, po. Thank you, Upline Jovy. Grabe. Thank you, Upline PD. Upline Jovy. Thank you, Upline. Thank you, po. Thank you. How to be you. Thank you, po. Sige po, Upline. Thank you, po. Bye. Thank you, Supreme. Bye, Upline. Thank you. Thank you, Upline. Thank you po. Ganda naman ang host. Grabe naman po. Gwapo nun, oh. Thank you po. Eh, nakapapakit po. Thanks everyone. Thank you. Thank you, Upline. Thank you, Upline. Thank you, Upline, Mike. Hi, Tiglads. Thank you po.
wala si Chad, di ba? Thank you. Thank you, friend. Hello, Lion! Wow. Hello, Upline Gladys! Upline Lion! Akala ko makita na si Upline Mike tsaka si Chad. Yay! In Germany! Shout out, Gabi! Gabi! Hindi pa sila umaalis lahat. Hello! Hello! Fantastic. Hello! Yes. Bye guys! Oh, grabe oh! Ang ganda oh! Nag-tour pa! Bye!